Good evening. Happy Wednesday. Kamusta po kayo? And it's time for our midweek lesson, our midweek teaching. So welcome po sa LA First Filipino Church of the Nazarene. Don't forget, nasa Instagram po kami, Facebook and YouTube. You can follow us. Napin nyo lang, La Filnaz. And join our church every Sunday, 9 a.m. Wiley Chapel, 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California. Ito po yung fellowship schedule namin. Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, so on and so forth. My journey of a lifetime, 52 weeks journey of a lifetime po ito. At plano natin na mabasa ang Biblia sa loob ng isang taon. At ginagawa natin, fast cut natin. No? Ito yung Walk Through the Bible series. Fast cut ng every book, every letters para mas maintindihan natin na maging gabay sa atin sa pagbabasa natin. Nagsimula po tayo dito sa Old Testament. Tapos na po tayo dyan. Ano? At pumasok na tayo sa New Testament. So tapos na tayo dito sa Four Gospels, yung history ng church sa Acts. Andi na tayo sa mga sinulat ni Pablo ng mga letters sa mga iba't ibang simbahan. We're done with Romans, 1 Corinthians, at ngayong gabi po, 2 Corinthians ang pag-uusapan natin. So kung titingnan natin, meron na lang tayong ilang mga Miyerkules para matapos ang Walk Through the Bible. Katapos po, babalik na po tayo sa Wiley Chapel, no? At magkakaroon po tayo ng in-person meeting para sa ating midweek service. Sino po ang sumulat? Siyempre, obvious ang sumulat nito. 2 Corinthians, si Paul. Ito yung pangalawang letter niya. No? Sa tawag nito, sa mga taga-Corinto. No? So, ayan. Second letter, no, of Paul sa Church of Corinth. Church at Corinth. So, review lang po. Kumbaga, alam naman natin ang Corinth, tawag sa kanya, most important city in Greece. Bakit? Eh, kasi nga, ang maganda yung lokasyon niya, no? Kumbaga, pagdating sa commerce, napaka-strategic, yung ganda yung culture, tapos yun lang, punong-puno na idolatry kasi mayaman yung city of Corinth, no? At kaya nga mayroong Corinthian Gardens sa Pilipinas. Doon yung mga bahay ng mayaman dahil kumbaga parang kinuha to doon sa mga taga-Corinto na kumbaga progresibo, parang ganun. All right. So ano-ano ba ang matututunan natin ngayong gabi? Review lang ulit, no? Habang nasa Ephesus si Paul, sinulat niya yung first letter to Corinth, no? At alam nyo, itong si Paul, matapos niyang isend yung kanyang unang sulat o letter kay sa mga taga-Corinth, no? He began to wonder how the Christians had received yung mga salita na binitawan niya. Diba? Kasi medyo rebuke kasi yun, eh, di ba? Yung first letter. So, this very stern letter na binigay niya, kumbaga, naging painful din sa kanya, no? To write kasi umiyak pa siya nung sinulat niya to. Tingnan niyo sa 2 Corinthians 2:4, sabi, "For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears." No, naiyak pa siya. Sabi niya, "Not that ye should be grieved, but that ye or ako might know the love." But kayo, you know, might know the love which I have more abundantly unto you. Ayan. So, alam niyo, because of his concern, no, ito si Paul, pinadala niya si Titus, no, to see how the letter had been received. Sabi niya, "Titus, punta ka nga doon, check mo kung okay lang ba sa kanila." Later, si Paul mismo set out for Corinth. Sana mismo yung pumunta. Kasi Paul hoped na sana si Titus, no, would meet him at Troas, na at sasabihin sa kanya
kung paano ni-receive ng mga taga-Corinth yung kanyang unang letter. Now, however, itong si Titus wala naman doon sa Troas. Kaya si Paul, he was so troubled over Corinth, so he had no heart to preach in Troas. Kaya kumbaga medyo ano siya, parang malungkot. Kaya ginawa niya, he went into Macedonia. No, and then do sa Macedonia na nakita niya si Titus na who told him things were much better in Corinth. Yan, good news naman pala ang dala nitong si Titus, yung kanyang kaibigan. Sabi niya, "Nako Paul, okay naman sa Corinth, huwag kang mag-alala." No, so the letter had produced the desired changes. Kumbaga, yung rebuke letter ng 1 Corinthians, magandang resulta, sabi ni Titus. No? Now, the Corinthians were ready to receive Paul. Kumbaga, so, it was the joy of the good news na narinig ni Paul sa mga taga-Corinth na nag-prompt sa kanya na gawin yung 2 Corinthians. Now, probably, ginawa niya to, sinulat niya to sa city of Philippi. Yan. So, nasan ba yung Philippi? Ayan. So, sabi natin ito yung Corinth, ito yung Ephesus, nandito si Paul, no, na sumulat siya sa Corinth, tapos andito yung si Philippi. So, pumunta siya dito, so, kasi nandito siya, no, sinulat niya yung letter to, yung 1 Corinthians, pinadala niya sa Corinth. Tapos, sabi niya kay Titus, "Titus, punta ka nga ng Corinth." Di ba? Tapos sabi niya, para alamin mo kung ano yung nangyari. No? Tapos, nagpunta siya ng Troas, hindi niya nakita si Titus. And then sinabi ni Titus nga na okay naman sa ano. So, walan siya ng gana na mag-preach sa Troas. So sinabi ni Titus, okay naman ang ano, yung reception nung first letter mo sa Corinth. So pagdating niya dito sa Philippi, sinulat niya yung 2 Corinthians. Ayun. At pinadala niya sa Corinth. Nako, ang ganda, no? Ano na bang pag-uusapan natin? May tatlong parte ng outline kung i-outline natin itong 2 Corinthians na to. Una, chapters 1 to 7, it talks about yung Paul's explanation of his ministry. Pinaliwanag niya, ano bang ginagawa niya? Diba? Ako madalas ko rin sabihin to, gawin to. Minsan paulit-ulit ako, no? Kahit linggo-linggo, sinasabi ko ano yung direction ng simbahan, ano yung gagawin natin. Kasi para yung tao well-informed, para alam nila kung saan sila papasok, saan sila sasabay, para mas maka-achieve ka ng maraming goals mo. Diba? Ganun na ganun si Pablo. Kung mag-explain niya, ano ba ang saan tayo papunta? Ano mangyayari? Tapos pangalawa, yung teachings on givings, yan, pinaliwanag niya. Anong importansya ng pagbibigay? Tapos si, hindi credentials yan, sorry, wrong spelling. Paul's credentials, pinaliwanag niya naman sa mga bashers niya. Yung kanyang mga credentials, ano mga ginawa niya. Alright, so wrong spelling po yan, hindi credentials. Anyway, simulan na natin. Sabi, yung outline number one, it's about Paul's explanation of his ministry. No, during the period kasi, no, ng difficulty niya doon sa Corinth, alam niyo, many harsh charges had been made against Paul. Yan, pinagbintangan siya ng pinagbintangan. Some of these charges had probably been written to him. Or yung iba sinabi sa mukha niya mismo. Now, all of this had been settled by now, nung nandun na siya. Now, but Paul couldn't help writing to justify his work and his authority as an apostle of his Lord. Now, syempre, explain niya rin kung bakit siya tinawag, anong gagawin niya. Diba? Now, after his usual greeting, kasi di ba nga pinaliwanag natin before na pag sumusulat sila during those times, nauna yung greetings, no? Kumbaga, nauna yung pangalan, pabaliktad sila, tayo kasi lovingly yours, Helen, sila nauna na, kumbaga, usual greeting ni Paul, mababasa niyo din sa 2 Corinthians, no? Tapos, Paul brings his friends up to date on his most recent experiences.
Tapos he refers to the una yung riot na nangyari sa Ephesus, kinuwento niya, and then yung ibang mga difficulties niya, no, he had been under severe pressure. Tapos he looked back doon sa mga kumbaga he looked back doon sa mga pangyayari na with a sigh of relief. Ay, natapos din, sabi ni Paul. Kumbaga, alam niyo, the difficulties with the Corinthians had caused pain to Paul as well as to them. No? Kasi, kumbaga, mabigat sa puso niya talaga. No, it is all worked out now and Paul generously forgives all who had wronged him. Ayan, ito si Paul ay biktima rin ng mga pagbibintang, mga paninira, di ba? So, hindi naman to bago sa panahon ngayon. Marami ring mga pastor na biktima nito. Hindi mo naman ginawa, pinagbintangan ka. Alam mo yung mga ganun. So, I feel you, Paul, na naranasan din yan ng mga present time pastors, no? Si Paul kasi he wants the church to be forgiving also. Kaya siya mismo tinuruan niya kumbaga pinatawad niya yung mga tao na to. No, ako sa ministeryo, madami na akong na-experience na lumapit sa akin na, "Naku, pastor, sorry, dati nagalit ako sa iyo kasi akala ko ganito ka, ganyan ka. Akala ko sinabi mo to o alam mo yan, sabi ni ganito, ginawa mo daw to, hindi naman pala." Para mga ganun. So, alam yun, si Kristo nga, madaming nagalit, naka-misinterpret, or madaming bashers, ikaw pa kaya? Di ba? So si Paul, normal lang yung dinaanan niya. Parte yan ng ministry. Di ba? Kumbaga, sabi nga, kung ayaw mo masaktan, huwag ka mag-basketball. Arang ganun. No? So, ganun din sa mga pastor, mga leader ng simbahan, mga missionaries, mga naglilingkod sa Diyos, gaya ni Apostle Paul. Matuto tayo kay Apostle Paul. Kumbaga, sabi nga, kung ayaw masaktan, huwag ka mag-ministry. Part yan, no? Part yan ng ministeryo. Kumbaga, ibigay mo lahat sa Panginoon para hindi mo move on. Kumbaga, huwag kang mag-dwell sa past. Alright? Actually, itong si Paul, no, sabi nga natin, madami siyang difficulties and problems sa pagsisilbi sa Panginoon, no. Actually, nowhere in the Bible are Christians promised they will free from problems or suffering. 'Di ba? Rather, si Jesus, sinabi niya, "In this world, no, you shall have tribulation." Sa John 16:33, no. Sabi niya, kumbaga ano 'yan God allows us to suffer and have problems. So He may deliver us through faith. Diba, naalala niyo nangyari kay Joseph? Diba, God allowed Joseph to be sold into slavery so He could turn his dilemma into victory. Diba? Naalala niyo nangyari kay Daniel? Wow, astig. Kumbaga, God allowed Daniel to be put into the lion's den that He might deliver him. Diba? Kaya, sabi nila, hindi naman daw talaga nanalangin si Daniel na, "Lord, gawin yung Christian to mga lion." Kasi kung ginawa niya yon at ginawang Christian nga itong mga lion, malamang mag-pray to. Oops, sorry. Nawala. Ayan. Balikan lang natin si Daniel. Nagjo-joke pa naman ako. Na-kick out ako ng wifi. Pasensya na po. Ayun, sabi ko nga kanina, malamang to si Daniel, hindi naman nag-pray na gawing Christians to mga lion. Dahil imagine nyo kung naging Christians yung mga yan. Malamang nag-pray yan. "Thank you for our food." Amen. So, may talagang sinarado yung bibig, no, ng Panginoon to mga leon. At siguro, He made them feel na busog sila. Kaya nawalan sila ng gana kay Daniel. Anyway, naalala nyo naman si Shadrach, Meshach, Abednego. No? God allowed them to be thrown into the fiery furnace that He might deliver them. Diba? Ganun din si Paul. God allowed Paul to be shipwrecked that He might save him. Na sometimes sa mga buhay natin, madaming pagsubok. No, pero God is allowing it. No, He's not the author of it, except siguro kung Job's case ka. Pero in fact, si Job hindi naman author si Lord. Ang author ng mga pasakit niya sa buhay si Satan. Pero anyway,
he allows it kasi, di ba? Kumbaga, alam niya eh na magagamit at magagamit kanya. Kumbaga, sabi nga ni James, di ba? Consider it pure joy na kapag dumadaan ka sa mga struggles sa buhay, no? Kasi madidevelop ang iyong faith. Anyway, our God is able to take care of us. Remember that, no? Even in the most terrible circumstances. Alam niyo, may mga reasons, no? May mga reasons si Paul na bakit niya na-endure yung mga suffering, no? With great expectation. Kasi tingnan natin, sabi sa 2 Corinthians 4:10, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Ayan. So Jesus shall reign, no, sa ating buhay. So ano pa sinabi kung bakit na-endure ni Paul yung kanyang suffering with great expectation? Sabi niya sa 4:17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So imagine mo, ano, merong pupuntahan ka ng lugar, it will far outweighs all, no, yung mga pinagdaanan mong trouble sa buhay. Ano pa, di ba? Kumbaga, if we endure our faith ngayon nga, our temporary troubles are achieving for us an eternal reward. 2 Corinthians 5:1, sabi doon, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Yun, pinangahawakan ni Pablo. Dapat pangahawakan din natin niya. Sabi rin ni Pablo sa 5:8, we are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Mm-hmm. Alam niyo, Paul speaks of judgment seat, no? Doon sa tinatawag na judgment seat of Christ, no? Sa chapter 5 verse 10, no? Pero alam niyo, may dalawang kasing two great judgments na tinatawag. Wag tayo ma-confuse dito sa dalawang to. Okay. Una, yung tinatawag na the judgment seat of Christ na matatagpuan niyo sa Corinthians, 2 Corinthians. Isa naman, yung great white throne. No, ito naman yung nasa Revelation. Ano ba ang diferensya nitong dalawang to, Pastor? Sige, tingnan natin. Okay? Kasi in the book of Revelation, we read about the great white throne judgment. No? So, tingnan muna natin yung judgment seat of Christ. Okay? Sabi sa 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Eh, sino yung we na tinutukoy? Lahat ba tayo? Sabi dito, that everyone may receive the things done in his body. Okay, teka. Hindi naman lahat part ng body. Diba? Sino-sino ba yun? Yung mga Kristiyano na parte ng body of Christ. Yun yung tinutukoy dito. No, according to that he had done, whether it be good or bad. No, ibig sabihin, no, ang judgment seat of Christ is where Christians, tayong mga mananampalataya, believers, no, will receive our eternal rewards. Ayan, yun ang difference nun. These various rewards are called crowns or mga corona. No, such crown of life, rejoicing, righteousness, etc., etc. Ano naman, yung great white throne judgment. Alam nyo, yun muna, yun yung pinag-usapan natin, yun yung the judgment seat of Christ. Na kung saan ang mga Kristiyano makareceive ng kanilang eternal rewards, na ang tawag ay mga crowns. Okay, ano naman po yung great white throne judgment? Ang great white throne judgment ay, kasi remember, tingnan nyo itong ano na to, parang diagram na to, di ba? Or ang tawag dito, picture. So nagsimula creation, 'di ba? Hanggang sa flood, dumating si Kristo. Ito na church age, nandito na tayo. 'Di ba? Nagsimula sa mga apostles, andito na tayo. Tapos may padating na tribulation, 'di ba? Kagagawan 'to ni Satan.
Pagkatapos, darating si ang Panginoong Hesukristo, ang second coming. Pagdating ng Panginoon, itatali niya si Satan, magkakaroon ng tinatawag na millennium or isang libong taon, 1,000 years of peace. So dito, perfect peace yan si Jesus ang magiging parang president nating lahat, parang ganun. Pagkatapos ng millennium, i-release si Satan. Okay? Para manggulo ulit. Okay, tapos magkakaroon ng Great White Throne Judgment. Yung mga pupunta sa langit, yon papunta dito sa ages to come. Yung hindi pupunta sa langit, pupunta sa Lake of Fire. Lahat ng mga unsaved. So, ano tong Great White Throne Judgment na to? Ito ay para sa ating lahat, hindi lang para sa Kristiyano. Basahin natin, Revelations 20:11-15. The great white throne judgment. Then I saw a great white throne and one seated on it. Now, sino to? Si John the Beloved. Siya yung sumulat nito yung Revelation. Ano? Sabi niya, earth and heaven fled from his presence and no place was found for them. Wala na daw yung earth, no, wala na yung heaven. So I also saw the dead, the great and the small. Yung mga bigatin, nakita ko yung mga patay na, yung mga maliliit na tao, yung mga big time, di ba? Nandun yung mga kilala, mga sikat, sabi niya. Standing before the throne, nakatayo, no, doon sa trono. And books were opened. At binuksan na yung libro ng buhay. Another book was opened, which is the book of life. Okay? And the dead were judged according to their works by what was written in the books. Oh, ginudged na sila. Then the sea gave up the dead that were in it. And death and Hades gave up the dead that were in them. Each one was judged according to their works. Death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Okay. Lahat na nung hindi kasama, unsaved, tinapon na sa lake of fire. Second death daw to. And anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Mm-hmm. Ay, napaka-stressful naman nun, basahin. Eh, kaya ang daming trabaho eh. Ayaw natin na, alam niyo yun, masama, mabuti. Basta tao, kailangan eh, mabigyan pagkakataon na makilala ang Panginoon. Diba? Kaya kung ikaw ay believer na kilala sa Panginoon, Kristiyano, ay nako, ang dami nating trabaho na gagawin para makapagtangay tayo ng kaluluwa para sa Panginoon. Kaya nga ako, hindi naman ako namimilit. Hindi naman ako, baga, hindi naman ako, I will not, kumbaga, shove it into your throat na you accept Jesus as your personal Lord and Savior. Pero bigyan mo lang ako ng pagkakataon sana na ipaliwanag sa'yo kung gaano mapagmahal ang Diyos. Yun lang. At sana tanggapin mo siya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kasi pag tinanggap mo siya, nandun ka na sa Book of Life. Na magsisi ka sa kasalanan mo, talikdan mo to, huwag mo nang balikan. Tapos, mabuhay ka, no? Kasama ang Panginoon sa puso mo. Yun lang. No? Pagdating mo sa Great White Throne Judgment, ay sigurado, nandun ka sa listahan. Pagpasok mo naman doon, meron judgment seat of Christ, makareceive ka ng crowns. No? Kung saan ang mga Kristiyano ay marireceive nila ang kanilang mga eternal rewards. Alright. Alam nyo, Paul ends this section with an appeal for holy living sa chapter 6 and 7. Ngayon, pagdating naman sa chapters 8 to 9, ano ang tinuro ni Pablo? No, this Paul's teachings about giving or paano magbigay. Actually, sa beginning pa lang ng chapter 8, no, Paul tells the church at Corinth about the generosity of the churches in Macedonia. Now, kasi daw sa Macedonia, although they were poor themselves, ito mga Macedonians na to wanted an opportunity to give.
gusto nilang magbigay. No, they give generously because they had first given themselves to the Lord. Ayan. Teka, nasan ba yung Macedonia? Ito yung Philippi kung nasaan si Paul, sinusulat niya yung 2 Corinthians. Nandito yung Corinthians, nandito yung Ephesus, nandito yung Macedonia. Okay? So, alamin naman natin. Okay. Kasi dito, sabi dito, ano-ano yung verses na kumbaga naging gabay para na tinuro ni Paul para paano ba tayo magbigay. No, tingnan niyo, sabi niya sa verse chapter 8 verse 2. We should give liberally. No, kumbaga todo-todo pati pato para pagbalik, di ba? Mas malaki. Minsan eh, bilib na bilib tayo din sa mga high rollers. Kasi iniisip nila, pag malaking tayo ako, as malaking balik. Parang ganun. Pero pag sumemplang yun, iyak ka dun, di ba? Sa stocks, sa casino. Kumbaga, pag laki ng taya mo, laki rin na semplang mo. Pero dito, sa prinsipyong to, if you will give liberally sa Panginoon, walang semplang, siguradong palalo. Di ba? Talaga namang many folds babalik sa'yo. Sa 12 to 14, ano sabi? We should give according to what we have received. Okay? So, yung mahirap doon sa Macedonia, maliit lang ang pera nila. Pero binibigay nila lahat yun. Ganun sila. Naka-selfless. Eh, yung mayaman, napakadaming pera. Kahit magbigay ng malaking pera, pero kumpara doon sa percentage na meron siya, maliit pa rin. Okay? Sa mata ng tao, wow, yaman naman to. Laki naman ang binigay. Para sa Panginoon. Hindi. Sa mata ng Panginoon, alam ng Panginoon magkano yung dapat mong ibigay. Hindi lamang sa pera, kundi time, effort, talent, and everything. 9:6, anong sabi? We should give bountifully or generously. So, ganun din. And 9:7, we should give cheerfully. Ayan, importante ito. Dapat ang, alam niyo, pag nagbibigay ka, lagi namin sinasabi sa simbahan, ang portion na to, ang tithes and offering, ay para sa mga nakakaintindi lamang, sa mga regular tithers, mga members, no, as isa yan sa mga ano eh, mga kumbaga parameter para masabing ikaw ay membro, dapat ikaw ay nagta-tithes, parang ganun. So, para sa mga ano lang yun, nakakaintindi, kung di mo naiintindihan, eh sigurado, mababawasan ka lang ng pera sa bulsa mo at walang saya na ibibigay mo dahil napipilitan ka lang. Pero kahit hindi mo naiintindihan, pero pag nagbibigay ka at merong saya, pasok yan doon sa we should give cheerfully. Hanggang sa eventually, ipapaintindi na sa iyo ng Panginoon anong ibig sabihin ng pagbibigay. Ayan. At ano pa yung promise, no? Doon sa isang generous giver daw na matatagpuan natin sa 9:6, di ba? He which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Eh, kung depende sa binigay mo, yun din ang iyong tatanggapin. Okay. At inad pa nga yung Matthew 23:23 dyan. Maalala nyo. Ah, sorry, sa Luke 6:38, di ba? Maalala nyo. Give and it will be given to you, a good measure pressed down, shaken together. And running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Yun din sinabi ni ano ni Apostle Luke. Diba? So, sabi rin sa Matthew 23:23, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, no? You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. So, dapat eh, wag tayong hipokrito. Nagbibigay nga tayo pero wala naman tayong mercy. Wala tayong faithfulness sa Panginoon na nang-aapi tayo ng iba. So, yun, dapat balance. Okay? Okay, dun tayo sa pangatlong outline. Eh, yung Paul's credentials. Ano ba yung credentials yan, hindi credentials? Chapters 10 to 13. Ano nangyari dito? Tingnan natin. Itong last section na to, eh, it involves Paul's defense, no, of his apostolic ministry. Kasi ang daming bashers ni Paul eh.
So some had charged no, that na itong si Paul daw, sinacharge siya na bold in his writings but very weak in person. No, kumbaga, alam niyo, buti nga si Paul, di niya na inabot yung mapanghusgang ano yun, mapanghusgang mundo ng social media. Gumawa ka na mabuti, babash ka. Kumuha ka ng hindi maganda, ibabash ka. Kumuha ka ng para sa kapwa mo, ibabash ka. Kumuha ka ng para sa Panginoon, ibabash ka. So, kasama yan sa buhay. Kumbaga, hindi magandang ginagawa nila, pero dapat eh, kumbaga, wag mong pagtuunan ng pansin yun. Okay? So, kumbaga, wag mo silang bigyan ng ano, ng stage para mamayagpag. Sabi dito, to refute yung mga personal attack kay Paul, anong ginawa niya? He mentioned some of his sufferings for the sake of Christ. Yun. Tingnan natin. Anong sinulat ni Paul? Sabi sa 2 Corinthians 11:23 to 28. Are they servants of Christ? I am a better one. I am talking like a madman with far greater labors, far more imprisonments. Nakulong ako. Countless beatings. Nagulpi ako. And often near death. Muntik akong mamatay. 5 times, 5 beses ako, I received the hands of the Jews, the 40 lashes, less one, no? 39. Kasi pagdating ng 40th, mamatay ka na daw, sabi nila. No? 3 times, no? Teka, 5 times siya, 40 lashes siya. Ito naman, 3 times, I was beaten with rods. No? Pinaghampas ako ng, pag sa panahon natin, ng tubo, dos por dos, parang ganun. Once I was stoned, no, minsan pinagbabato rin ako. 3 beses, 3 times I was shipwrecked. Night and day I was adrift at sea. On frequent journeys, no, in danger from rivers, danger from robbers, ilang beses siyang naka-experience yan. Yan, natuklaw din ng aas na si Paul eh. So, kumbaga, minsan bago tayo mambash, eh, kumbaga, ano ba ginawa niyo? Di ba? Kumbaga, si Paul, tingnan mo naman, no? Dami na na-achieve sa buhay para sa Panginoon. So, alam niyo yung bashers, yung usually yung walang ginagawa. Mm-hmm. Kasi kapag busy ka, wala kang panahon mambash. Alright? So, si Paul, tinuturoan niya tayo na, kumbaga, in-explain niya, na in-encourage niya rin sarili niya, teka, ito patugulan to mga to kasi ito na, ang dami ko ng battle scar wounds para sa Panginoon. No? So, tayo rin dapat ganun. Alam niyo, binanggit na Paul's thorn. Ano ba yung Paul's thorn in the flesh? Sa chapter 12, no, Paul speaks of a thorn in my flesh, sabi niya. 3 times, Paul prayed and asked the Lord to remove his thorn in his flesh. At sabi ng Panginoon, no. We must learn. Alam niyo po, we must learn. No, na ang Panginoon natin, He always answers prayers. But sometimes, the answer is no. At yun nga po, yung ginawa niya kay Pablo. Alam niyo, God answered to Paul's request regarding the thorn is found dun sa 12:9. Ano ba yung sinulat doon? Sabi dito, Paul, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. No, yan din yung ano ng Panginoon sa atin ngayon. Gabi na kung pinagdadaanan tayo tapos puro no ang sagot sa atin, eh, sufficient, no? Sufficient ang grace ng Panginoon para sa'yo. At ang kanyang power ay ginawang perfect sa yung mga pagkakataon na ikaw ay mahina. Alam niyo, sa 13:5 naman, eh, sabi dito, examine yourselves. Whether ye be in faith, prove your own selves. Sinulat ni Paul. Ano ibig sabihin? Alam niyo, Paul emphasizes na sa letter na to, that each of us should know ourselves and make sure of our faith. Bakit? So that we will not be deceived. Itong sulat ni Pablo sa 2 Corinthians ay natapos, no,
sa isang most beautiful benedictions na yata, no, that you can find anywhere in the Bible. And let me end with this, no, sa isang magandang benediction para sa inyong lahat. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you. Be with you all. Amen and amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Next attraction po sa Book of Ephesians na tayo. Ayan, next week, huwag niyo pong kalimutan. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Maraming salamat po sa laging pakikinig sa amin at panonood. Sana po natututo kayo, nagagamit niyo to habang kayo'y nagbabasa ng Biblia. Ito po isang magandang gabay para meron kayong idea kung anong yung mga babasahin. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Kami po ang inyong LA First Filipino Church of the Nazarene. God bless you. Bye.